Ito ay isang mensahe na matagal nang lumalakad sa puso ng ilan namang motivational speaker at spiritual advisor ng ilang panahon sa nakaraang 50 years. Sa simbahan kasi, maraming malaking eskandalo ang nagaganap o tilangay naganap na inuugma sa mga Kristiyanong ministro. Ang mga eskandalong ito ay nagmula sa pagnanakaw, pangungulimbat ng pera, pang-aabuso, pandaraya, pag-aabuso ng kapangyarihan, mga kabit, pangangalunya, at iba't iba pang kilos. Sa bawat pagkakataon na nahuhuli ang isang kilalang pastor sa eskandalong ito, inilalathala ito ng pangunahing balita. Bawat beses na may eskandalo sa malaking simbahan, ay pati ako ay nasasaktan. Nasasaktan ako dahil alam kong ito'y lalabas sa mainstream media at ituturing na isang tanda ng Kristyanismo sa kasalukuyan. Hindi mo makita ang anumang balita mula sa mga malaking pahayagan o news station na nagsasabing ang isang simbahan ay nagbukas ng ika-apat na palayan at maraming taon ang nagtatagumpay. Hindi mo makikita ang balita na ang isang pastor ay nag-udyok ng kanyang simbahan na magbukas ng tahanan para sa mga walang tirahan. Ngunit kapag may iskandalo, ang bawat tabloid ay sumusulat ng kwento tungkol dito. Hindi ko sinasabing itinatago ang mga iskandalo. Iyan ay masama at talaga namang napakasama. Ang sinasabi ko ay, ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng mga pastor ay bihirang binibigyang diin ng mundo. Ngunit kapag ang isang pastor ay kasangkot sa iskandalo, maraming press coverage yan. May mga tao na sinusubok ang kanilang pananampalataya kapag may iskandalong kaugnay ng isang kilalang personalidad na lumalabas sa liwanag. May mga naguguluhan sa kanilang pananampalataya at ito ay mali. Bilang isang mananampalataya, ang iyong pananampalataya ay hindi dapat nakatutok sa isang pastor. Hindi dapat nakatutok sa isang partikular na ministro. Hindi dapat nakatutok sa isang YouTube channel o isang Kristiyanong influencer. Dapat nakatutok ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya ang may akda at nagtatapos ng ating pananampalataya. Hindi na bago ang iskandalo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nasa mga mananampalataya at hindi mananampalataya ang mga iskandalo. Ang nagbago sa nakaraang 40 years ay ang mundo na ito ay naging mas konektado. Ang mundo natin ay isang malaking nayon ngayon. Pwede kang mabuhay sa mga bundok ng Nepal at dumalo sa simbahan sa digital na pamagitan ng iyong paboritong ministro sa Texas. Ito ay nagdudulot ng isang kultura ng mga sikat na pastor at ministro. Mas kilala ang mga pastor ngayon kaysa anumang panahon sa kasaysayan. 60 taon na ang nakakaraan para kilalanin ang isang pastor sa buong mundo. Kinakailangan niyang maging katulad ni Billy Graham at mag-organisa ng mga crusade sa buong mundo. Nagbago ito, 20 taon na ang nakakaraan. Isang pastor ay kinakailangan mag-organisa ng mga crusade o magkaroon ng programa sa telebisyon sa isa sa mga pangunahing Christian television channel. Ngunit nagbago muli ang mundo sa nakalipas na 10 taon. Isang pastor ay maaaring mag-akay ng mga tao mula sa buong mundo papasok sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng internet. Bilang isang resulta, mas maraming pastor ang naging kilala. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tila mas maraming pastor ang nahuhulog sa kasalanan o nasasangkot sa mga iskandalo. Hindi ko iniisip na may nagbago talaga. Naniniwala ako na ang dami ng mga pastor na nahuhulog ay hindi nabago. Ang tanging pagkakaiba ay mas maraming tao ang nakakilala sa mga pastor sa buong mundo ngayon dahil sa mga platform tulad ng YouTube at Facebook na nagbukas ng mundo para sa mga pastor. Isang bunga nito ay naging mas kilala sila upang talakayin ang isyu ng paglulukluk ng pananampalataya ng mga tao kapag nahulog ang isang ministro. Nais kong talakayin muna ang isyu ng mga iskandalo. Ang mga iskandalo ay nangyayari saan man kung saan may mga tao. Hindi ito natatangi sa simbahan. Sa iyong lugar ng trabaho ngayon, marahil may 37 na iskandalo at 2 sa kanila ay tungkol sa iyo na hindi mo pa nga alam. Binanggit ko ito upang ilahad ang 2 punto. Una, hindi lahat ng iskandalo ay totoo. At pangalawa, saan man ay may mga tao. Makikita mo ang mga iskandalo. Maging sa Biblia makikita mo ang mga iskandalo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tunay akong naniniwala
na ang Biblia ay sinulat ng ating Panginoong Diyos dahil ito ay nagpapakita ng lahat ng mga iskandalong kinasangkutan ng mga may akda nito. Isipin mo ito, kung ang Biblia ay sinulat ng mga tao, siguraduhin nilang sila ang nagmumukhang bayani. Itatago nila ang lahat ng kanilang mga pagkukulang at kasalanan. Ngunit ipinakita ng Biblia ang lahat ng ito, inilantad ang lahat ng kanilang mga kakulangan. Tignan mo si David, isang malupit na kalaswaan. Oo, si David ay isang lalaking banal, ngunit may problema siya sa mga babae. Nakita ni David si Bathsheba na naliligo sa bubong at pinakuha niya si Bathsheba sa kanya. Nagbuntis si Bathsheba at pinatay ni David ang asawa ni Bathsheba. Pinatay ni Moses ang isang tao. Tinanggihan ni Pedro ang ating Panginoong Hesus ng 3 beses. Sinasabi ko ang lahat ng mga ito para maipahayag ang puntong ito. Hindi natin dapat itataas ang mga lalaki o babae sa mga pedestal. Hindi natin dapat silang idolihin. Ang mga lalaki at babae ay magkakaroon ng mga pagkukulang at pagkakabigong umayon sa iyong mga inaasahan. Igalang natin ang ating Panginoong Hesus. Siya ang dapat nating tularan, hindi ang ating paboritong pastor. Sa 1:14 verse 6, sinabi ni Hesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus ay na si Pastor Flip Flop at kapatid Holiness ang daan. Si Hesus ang daan. Itaas natin ang ating Panginoong Hesus. Itayon natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang dapat nating maging pundasyon. Siya lamang ang dapat nating sambahin. Itayo natin ang ating buhay kay Kristo at hindi sa palit-palit na buhangin ng relihiyon. Itayo natin ang ating buhay kay Kristo at hindi sa mga tao. Kung itatayo mo ang iyong buhay kay Kristo, hindi mo tatalikuran ang iyong pananampalataya. Kung itatayo mo ang iyong buhay kay Kristo, hindi ito matitinag. Kahit ang tanong ay, paano ko maipatatag ang aking buhay kay Kristo? Ang sagot ay simple, sundan ang kanyang mga utos. Ayon sa Mateo 22 verse 37-40, sinabi ni Hesus, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakadakilang utos, at ito ay kawig nito. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, batay sa mga utos at sa mga propeta." Ang mahalaga sa huli ay hindi ang dami ng mga serbisyo sa simbahan na inyong pinuntahan o dami ng mga sermon na inyong narinig o kung sino ang inyong paboritong pastor. Ang tanging mahalaga, kaibigan, ay ang pagtahak mo sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at sa iyong kapwa. Kaya't ngayon tanungin mo ang iyong sarili, mahal mo ba talaga ang ating Panginoong Diyos? Ang pagmamahal sa Kanya ang pinakadulong utos at ito ang pinakamahalaga. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming alam mo tungkol sa Biblia o kung gaano kadalas ka dumalo sa simbahan o kung gaano karami ang iyong alam tungkol sa hula. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos. Ang pagmamahal mo sa ating Panginoong Hesukristo ng buong puso, kaluluwa at isipan ay nangangahulugan na siya ay nasa core ng iyong pagkatao. Siya ang nagpapatakbo ng iyong buhay at ang lahat ng ibang relasyon ay sumusunod sa iyong relasyon sa Kanya. Ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan ay nangangahulugan na binuksan mo ang iyong sarili sa Kanya. Mahal mo siya ng buong puso mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan kami Panginoon na laging tumingin lamang sa inyo at hindi sa mga ministro at mga pastor at mga leaders o influencers, kundi kami lang Panginoon ay titingin sa inyo. Sapagkat kung kami Panginoon ay titingin sa inyo, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay magiging madilim sapagkat sa inyo lang po kami nakatingin. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.